So for today's video, we are going to talk about the case of Angelica A.J. Hadsell. Angelica Marie A.J. Hadsell was an 18-year-old freshman sa Longwood University, a liberal arts college in Farmville, Virginia. Originally, A.J. was from Norfolk, Virginia, kung saan she was on spring break when she disappeared in March 2015. Huling nakita si AJ on March 2, 2015 at her mother's home, Jennifer. Nung umagang yon, sabi ni Jennifer, she was getting her three younger children ready for school, and si AJ daw was in her room. Sabi ni Jennifer, AJ was very excited to join their family in the kitchen, and inannounce ni AJ na nakita niya yung nawawalang favorite blanket ng kanyang 4-year-old sister, which was apparently matagal nang nawawala or na-misplaced doon sa loob ng kanilang bahay. Nag-usap sila saglit, si Jennifer at si AJ, and then Jennifer went to work. Jennifer and AJ were close, and madalas silang mag-text throughout the day. And pag-uwi ni Jennifer nung hapon, galing sa trabaho, sinabi niya na si AJ daw was not home. So, tinext niya si AJ kung nasaan siya at anong oras siya uuwi. Nag-text back si AJ sa kanya, and ang sabi ni AJ was quote-unquote out with friends. Ang sabi ni Jennifer, yung text message daw ni AJ was very brief and short, and that it was out of AJ's character or way out of AJ's character. So kumbaga, hindi sumasagot si AJ ng ganun kaikse sa mga text ni Jennifer, and sabi ni Jennifer na if AJ would answer yung normal na AJ for Jennifer, na AJ will tell her kung nasaan siya exactly. Kung nasa bahay siya ng kaibigan niya, AJ will tell her kung anong pangalan ng kaibigan at kung nasaan yung bahay na yon. AJ texted her mother until 4 a.m. sa parehong pattern. Maikse, short, brief, and not giving a lot of information. Or kung nagbibigay man si AJ ng mga information sa through text, it was very vague, malabo, walang definite na answer kumbaga na binibigay si AJ sa kanyang mom. So in the morning, pagising ni Jennifer, still hindi pa rin umuwi si AJ, and hindi sumagot si AJ sa mga previous text ni Jennifer asking her kung nasaan siya. Ang sabi ni Jennifer, at first naisip niya na baka AJ was stressed about school or other things, or maybe kailangan ni AJ ng me time, ng more time for herself. Yung exact context nung text messages between Jennifer and AJ was not released, because ang sabi ni Jennifer, she didn't want to interfere with the ongoing investigation. That afternoon, hindi pa rin umuwi si AJ. And yung pag-text ni AJ sa kanyang mother and si Jennifer completely stopped. And AJ did not respond to her mother at all. So, nag-alala na si Jennifer,
kaya tinawagan niya yung mga kaibigan ni AJ para tanungin sila kung kasama ba nila si AJ or kung nakausap ba nila si AJ at all that day or the previous day. Pero ang sabi ng mga kaibigan ni AJ, hindi daw. Hindi nila nakausap si AJ and no one heard from her and hindi nila alam kung nasaan si AJ. Isa sa mga tatay ng kaibigan ni AJ was working in the police department sa Norfolk. And yung friend na yon, sinuggest niya na tumawag na sa police si Jennifer to file a missing persons report, which Jennifer did at around 9 p.m. ng March 3. Later, tumistigo si Jennifer and sinabi niya na may nakita siyang note sa bahay nila, allegedly from AJ, saying, quote-unquote, "Dear Mom, with everything going on, it's a lot to deal with." Ang sabi ni Jennifer, mukhang sulat kamay naman daw ni AJ yung note and hindi na siya nag-elaborate kung ano pa yung nakasulat doon sa note na yon. So, pag-usapan naman natin yung tatay ni AJ. So, AJ has 3 fathers or father figures. Meron siyang biological father na si Mel Langer. I'm not really sure kung ganun siya i-pronounce or Langer. Let's just say Mel ang pangalan ng tatay ng biological father ni AJ. And sinabi ni Mel na yung relationship niya with Jennifer, AJ's mom, was not good. Or let's just say it's complicated. After maghiwalay ni Mel at ni Jennifer, Mel left the country and hindi na siya bumalik. Allegedly, he never looked back. So, walang relationship si Mel sa kanyang biological daughter na si AJ. And on March 2, 2015, Jennifer reached out to Mel via Facebook para itanong kung nakausap ba niya si AJ. And obviously, ang sagot ni Mel, no. Because wala nga siyang kahit na anong relationship with her daughter. I mean, hindi sila close. Or nagkakausap man si Mel at si AJ, hindi masyado. Lalo na because Mel is living far away from AJ. So pagkatapos maghiwalay ni Jennifer at ni Mel, nagpakasal si Jennifer kay Zach Hoffer. And itong si Zach, tumulong siyang palakihin si AJ for 13 years. Pero according kay Zach, he doesn't call AJ his daughter anymore because they've been estranged. Hindi na sila ganun ka-close unlike before nung bata pa si AJ. But according to Zach, she is his daughter because tumulong nga siya sa pagpapalaki kay AJ and he loved her. He even made a website for AJ para tumulong sa paghanap kay AJ nung nawawala siya. Nung nagpakasal si Zach at si Jennifer, Zach actually got a permission from AJ's biological father, Mel, to adopt AJ. Kumbaga humingi ng permission si Zach kay Mel na ampunin si AJ para legal, kumbaga. And pumayag naman si Mel. At that time, AJ was only 8 years old. Pero before pa natuloy yung adoption, ay naghiwalay na si Zach at si Jennifer. And hindi na pumayag si Jennifer na ampunin pa ni Zach si AJ because naghiwalay na nga naman sila. Zach and Jennifer separated in February 2005 and iniwan muna ni Jennifer yung mga anak niya kay Zach while
Jennifer was looking for a place where she can stay and they shared custody of the kids. So 50-50 sila nung custody doon sa mga bata. Nung 2006, Jennifer took Zach to court para makuha niya yung full custody ng mga bata. According to Zach, ginawa ni Jennifer yung demanda na yun para makakuha siya ng child support kahit na Zach was already paying more than half of the children's expenses. This was according to Zach. Nung time na yon, nalaman din ni Zach na sinabi ni Jennifer kay AJ na hindi siya ang biological dad ni AJ. So, during that time, all along, ang akala ni AJ, si Zach yung kanyang biological father. And sabi ni Zach, nung nalaman niya yun, he cried. Because, ang sabi niya, dapat, nung pinagtapat yun ni Jennifer kay AJ, dapat nandun siya. Dun sa reveal, kumbaga, ni Jennifer about the, hindi naman nila sinekreto, but maybe dahil wala naman sa dugo ang pagiging mag-ama or any relationship, kumbaga, ang gusto sana ni Zach ay present siya ng mga panahong yun. And AJ was almost 10 years old nung sinabi sa kanya ni Jennifer na hindi si Zach ang kanyang biological dad. Ang sabi ni Zach, mula ng 1-year-old si AJ, he was AJ's dad. And he told AJ that it means more than that because even Jesus was adopted by Joseph, who was not his biological father. I like that explanation. Katulad nga ng sinabi ko, hindi pinagbabasihan palagi yung blood. You know, sometimes yung mga kaibigan mo, tinuturing mong kapatid, meron kang mga nakikilala along the way na tinuturing mong second mom, second dad, kahit na hindi kayo blood related. Ang sabi ni Zach, okay naman daw yung situation na 50-50 sila sa custody ng mga bata. Pero sabi ni Zach, eto daw si Jennifer, kada weekend, kumbaga weekend kasi usually nasa kanya yung mga bata. Pero ang ginagawa daw ni Jennifer, lagi siyang nagpaplano ng something during the weekend kasama yung mga bata. So imbis na yung mga bata ay na kay Zach, kumbaga sa bahay niya or kung saan man nila gustong pumunta. Kumbaga, weekend was Zach's time with his kids. Pero dahil nga laging may plano si Jennifer during the weekend, hindi niya lagi nakukuha yung mga anak niya. Ang sabi ni Zach, ang pakiramdam daw niya, Jennifer was putting pressure on him and making him feel like he wasn't doing enough as a father. And eventually nga, this is according to Zach, dahil nagtatanim ng seed itong si Jennifer sa isip ng mga anak niya, pati na rin sa isip ni AJ, eventually yung bond between a father and a daughter was broken. Ang sabi ni Zach, maybe naramdaman ng mga bata na yung tatay nila doesn't really care, which is not true, according to Zach. Noong August 9, 2009, ang sabi ni Zach, Jennifer kept AJ when AJ was supposed to come back to him because it was AJ's birthday. Ang sabi ni Zach, siya daw at yung mga kapatid ni AJ had plans to spend the day preparing for AJ because nga it was her birthday. Pero Jennifer daw kept AJ from coming back to his dad, Zach.
So, ang ginawa ni Zach, tinawagan niya si AJ, pero hindi sinasagot ni AJ yung phone, and tinawagan din niya si Jennifer. Walang kahit na isa sa kanila yung sumasagot ng phone. And finally, sinagot ni Jennifer yung tawag and sinabi ni Jennifer na their phones weren't working daw. And sabi ni Zach, he felt na it was a lie because of the pressure that Jennifer had been putting on Angelica in the prior months. I'm not really sure kung ano tong pressure na to, but maybe gusto ni Jennifer na mas mag-spend ng time si AJ with her, her biological mother, rather than Zach, because Zach was just a father figure. This is just my thought. Baka ganun siguro yung iniisip ni Jennifer during that time. And nung nakausap niya si AJ sa phone, sinabi ni Zach na kung gusto daw ni AJ na mas magstay na lang doon sa bahay ng kanyang mother na si Jennifer, okay lang sa kanya. And then after 2 days, Zach asked Angelica to come back to him. Pero walang response si AJ. Kahit na anong pakiusap niya kay AJ, hindi na sumasagot si AJ sa phone, sa emails, and even sa messages. And ang sabi ni Zach, yung last time daw na nakita niya si Angelica was in the summer of 2014 bago umalis si AJ for college. So medyo hindi ganun kaganda yung relationship ni Zach at ni AJ. I just want to tell you the dynamics of AJ's family for us to understand kung saan nanggagaling yung mga sinasabi at nararamdaman ng mga taong involved dito sa case na to. Obviously, Zach helped raise AJ since she was 1 year old. So, I understand his frustration na gusto niyang magpakatatay kay AJ, but because AJ already knew na hindi talaga si Zach yung tatay niya, so maybe nagkaroon din ng hesitation si AJ, or baka nagtampo siya kay Zach, or I don't really know. We don't really know. Pero ang sabi ni Zach, he still considers AJ as one of his own daughters. And he even went far na he got permission to adopt her. Pero si Jennifer lang yung umayaw. So after maghiwalay ni Jennifer at ni Zach, Jennifer met a man named Wesley Hadsel in a bar noong 2010. And after 1 month, nag-move in si Wesley with Jennifer and her 3 daughters. And soon, nagpakasal sila. Wesley and Jennifer had another child together, another daughter. So Wesley Hadsel adopted AJ legally in 2012. And AJ took his last name. Pero noong 2015, issues started to arise in Jennifer and Wesley's marriage. A week bago mawala si AJ, pinalayas ni Jennifer si Wesley out of their home. When Jennifer discovered that Wesley started using an illegal substance. Yung slang term ng mga tao dito is coke. And Wesley stayed at a hotel. According dun sa mga articles na nabasa ko, Wesley Hadsel had a long list of criminal offenses starting in 1996. Pero walang concrete information kung ano-ano itong mga criminal offenses na ito. Pero allegedly, ang sabi ni Zach dun sa kanyang website, some of Wesley's criminal offenses are burglaries and larceny, or mostly theft or pagnanakaw. According doon sa website ni Zach Hoffer, maraming nakalagay na criminal offenses si Wesley doon sa website ni Zach.
I'm not sure kung paano niya nakuha yung mga information na yun, but I believe there's a Freedom of Information, FOI, sa US, where they can ask for criminal list or criminal offenses ng isang tao, lalo na kung may record sila sa police. Ang sabi dun sa website ni Zach, noong March 1998 daw, merong felony restraint si Wesley of a minor girl. Noong October 1998, meron siyang forgery case. Noong November 1998, Wesley had a forgery case and a second degree burglary. Kidnapping, strangulation, RAP, na bawal sabihin sa YouTube, of his ex-wife, and it was noted that Wesley would later be acquitted by an Ohio court in 2018 of, I believe, the strangulation, kidnapping, and RAP of his ex-wife. So, na-acquit si Wesley dito sa mga kaso na to noong 2018. Wesley's ex-wife was named Michelle Hadsel. And I'm not sure kung aware si Jennifer dito sa criminal history ni Wesley before they started dating. But regardless, we now know na merong criminal history si Wesley. These criminal offenses goes to show na Wesley had a disturbing life. Ang sabi pa ng mga authorities, some of Wesley's charges was committed before he was 18 years old. So minor pa lang siya, gumagawa na siya ng mga crimes. Apparently, Wesley Hadsel had a long, long list of criminal offenses. And Zach, Jennifer's ex-husband, was claiming that Jennifer had only known Wesley for only 2 weeks before opening her home to him. And it was only just 6 weeks after Wesley was released from a maximum prison. Nung nalaman ni Zach yung criminal history ni Wesley, he took Jennifer to family court because he felt na it wasn't a safe environment for his daughters na makasama si Wesley. Pero yung judge decided na yung violent criminal history daw ni Wesley Hadsel was irrelevant. And even though Zach already gotten a written permission from AJ's biological father to adopt her, Wesley Hadsel was the one who was allowed to adopt AJ. In November 2010, the same judge, Judge Macy, I believe, dismissed Zach's petition for full custody of his children. And Zach claims na even though meron siyang partial custody after noon, AJ was kept from him against court orders. So dahil nga hindi naman niya biological na anak si AJ, kahit na tinuturing niyang one of his daughters, si AJ, ang sinasabi ni Zach, Jennifer kept AJ from seeing him or having a relationship with him as a father, or at least a father figure. During that time, Zach was worried. He was still worried because ang iniisip niya,
May kasamang kriminal yung mga anak niya sa bahay, so hindi siya mapakili. And then, AJ went missing. The Norfolk Police made a statement to the public na hindi daw sila naniniwala na may foul play na involved sa pagkawala ni AJ, because AJ was already 18 years old, of legal age na, and she can do not really anything, but because nasa tamang edad na siya, she can do what she wants. And she was a college student. And maraming tao ang nag-assume na maybe naglaya si AJ. And because she's legally an adult, she can do that. I mean, maganda yung relationship ni Jennifer at ni AJ. According to Jennifer, close sila para silang mag-best friend because they are texting each other every day. I mean, the whole day, magka-text sila. So, there's no way na maglalayas ang isang tao kung wala naman siyang problema sa bahay or sa family niya. Or maybe, meron tayong hindi talaga alam na nangyayari behind closed doors. After several weeks na nawawala si AJ, sinabi ng mga police sa news na they were no longer ruling out foul play dahil merong bagong developments doon sa kaso. So when AJ went missing, of course, ang unang tatanungin ng mga police ay yung malalapit sa kanya. Yung family niya, yung nanay niya, yung stepfather niya, which is Wesley, dahil inampon ni Wesley si AJ, and yung kanyang biological father naman nasa ibang country na nakatira, and then Zach, her first father figure. And initially, in-interview ng mga pulis si Wesley noong March 3, a day after AJ was last seen. Ang sabi ni Wesley sa mga authorities, nakita daw niya si AJ on the morning of March 2 sa bahay ni Jennifer, sa bahay nila. However, he later changed his story, which he would do a lot in the following days, in the following weeks, and months. Ang kiniklaim naman ngayon ni Wesley na hindi niya actually physically nakita si AJ that morning, nung March 2. But he had the keys to her truck na nilagay niya sa mailbox without going inside the house. Because Jennifer, his wife, was mad at him, and Jennifer kicked him out of the house. On March 4, in-interview ulit si Wesley ng mga police. And this time, he changed his story. Now, he was claiming that on the afternoon nung March 2, he met up with AJ at a one-stop food mart at around 12:30 in the afternoon. And binigyan daw niya ng $200 si AJ, na kinorroborate naman ng coworker ni Wesley, dahil sinabi daw ni Wesley sa kanya na Wesley had to left work early that day because he was going to meet his daughter to give her some money. But Wesley returned to work at around 2 p.m. And according to his coworker, Wesley was visibly agitated and he asked, siguro yung boss niya, to have the rest of the day off. So dahil sinabi nga ni Wesley na nakita sila ni AJ doon sa isang one-stop food mart, so pinuntahan ng mga police
yung food mart na yon. And kinuha nila yung surveillance footage. Ni-review nila yon. And voila! Wala silang nakitang kahit na anong sign ng alleged meeting between Wesley and AJ. Suspicious. Ni walang nakitang vehicles sa parking lot yung mga police. Walang kahit na anong dumating o umalis sa sasakyan, and wala ding nakapark doon that resembled either yung vehicle ni AJ or yung sasakyan ni Wesley. Ibig sabihin, Wesley was lying. And then something happened. A longtime friend of AJ named Corey found cut-up pieces, parang ginupit-gupit or pinutol-putol na pieces ng debit card ni AJ in the road near his house on March 5th. Now, itong si Corey at si AJ had dated briefly in middle school. Pero after nun, they've been close friends ever since because they only lived a block away. So obviously, nung nakita ni Corey yung debit card ni AJ, he called the police to report what he had found. And this same day, March 5th, Wesley spoke with AJ's boyfriend, a man named Joshua or Josh. And tinanong ni Wesley si Josh kung alam ba ni Josh kung saan nakatira si Corey and kung ano ba yung itsura ng bahay ni Corey. And tinanong din ni Wesley si Josh kung anong tingin niya kay Corey. And apparently, Josh and Corey knew each other. Actually, magkaibigan sila. Wesley asked Josh kung may security system ba or security camera sa bahay ni Corey. And Josh said na hindi niya alam because hindi naman niya tinitingnan yung mga ganung detalye ng bahay kapag pumupunta siya sa bahay ni Corey. Now the next day, tinawagan ni Wesley si Josh and sinabi niya kay Josh na pupunta siya sa bahay ni Corey to have a look around. Parang nagpapaka-detective itong si Wesley. And then later that day, Josh got a text from Wesley that said, quote unquote, "We have a problem." Isa pang kaibigan ni AJ named Andre testified that Wesley told him na Wesley daw entered Corey's house through the side door and started looking around. And that was when Wesley found AJ's school jacket hidden under some couch cushions in Corey's house. Afternoon, Wesley told Andre, itong kaibigan ni AJ, to go to Corey's house and confirm what he had actually seen. So parang ang pinapalabas ni Wesley, may kinalaman si Corey sa disappearance ni AJ. Again, Wesley is being suspicious. So ang ginawa ni Andre, nagsama pa siya ng ibang kaibigan and pumunta sila sa bahay ni Corey, and they did find AJ's jacket. And at that point, of course, they called the police and told them what they've found. So sinabi nila sa mga police na nakita nga nila yung school jacket ni AJ doon sa kung saan yung lokasyon na sinabi ni Wesley sa kanila. It was hidden under some couch cushions. Pero hindi sinabi ni Andre at ng mga kaibigan niya kung paano nila nakita yung jacket na yon. Or, nakita nila yung jacket sa loob ng bahay ni Corey. Pero hindi nila sinabi sa mga police na si Wesley yung unang nakakita doon sa jacket
na Wesley had broken into Corey's house and he was the first person to see the jacket. Na sinabi lang ni Wesley sa kanila na nakita niya doon yung jacket ng kanyang stepdaughter and kumbaga inutusan ni Wesley itong mga kaibigan ni AJ na sila yung pumunta para makita nila for themselves. And hindi lang yon. Tumistigo din sa korte si Joshua and sinabi niya na ginather daw ni Wesley yung group of friends ni AJ and sinabi ni Wesley sa kanila na pinasok nga niya yung bahay ni Corey and sinuntok niya yung family dog nila Corey sa ulo because the dog approached him. Of course, matalas ang pang-amoy ng mga aso. Sinuntok ni Wesley yung aso sa ulo kaya nag-passed out yung aso. And sinabi din ni Wesley sa mga kaibigan ni AJ na they should never tell anyone about doon sa ginawa niya because part daw siya ng isang brotherhood or something like that. Parang gang, ganun. And kung itong mga kids na to, mga kaibigan ng kanyang 18-year-old stepdaughter, betrayed him, he would have his brotherhood or gang take care of them. Something like that. Ang sabi ni Wesley, he was convinced daw that his stepdaughter was taken against her will on March 2nd. So, ang gustong sabihin ni Wesley na nilagay niya sa mga kamay niya yung batas, kumbaga. Because nag-imbestiga siya, quote-unquote, imbestiga, pinuntahan niya yung bahay ni Corey. Kasi nga, si Corey, yung pinaghihinalaan niya, na kumuha sa kanyang stepdaughter na si AJ. Ang sabi ni Wesley, 18 minutes lang daw or so, yung itinagal niya sa loob ng bahay ni Corey. Naghanap siya sa mga trash can, sa carpet, at doon nga niya nakita yung jacket ni AJ sa couch cushion and inamin din niya na he punched the St. Bernard, yung dog nila Corey. And ang sabi ni Wesley, he was just trying to make the evidence come to light. Kasi nga, walang nag-iimbestiga doon sa bahay nila Corey and nagkataon na nakita nga niya doon yung jacket ni AJ, which I'm not sure if it was really there or Wesley put it there kung planado or parang plinanta niya doon yung evidence para lang mailigaw niya yung mga polis. Because at this point, I believe Wesley was already a person of interest sa mga police. So by this time, napansin na ng mga police na paiba-iba ng kwento itong si Wesley and hindi niya maikwento ng maayos kung ano yung nangyari the day na his stepdaughter AJ went missing and that he had broken into the home of one of AJ's friend and set up some of her friends, AJ's friend, to find the quote-unquote evidence, yung jacket nga ni AJ. I'm not sure kung bakit hindi na lang siya yung tumawag sa mga pulis si Wesley since siya naman yung unang nakakita dun sa jacket. Bakit kailangan pa niyang tawagan yung kaibigan ni AJ para sila yung makakita dun sa jacket and eventually sila yung tumawag sa mga pulis? Maybe because of his criminal record? Or maybe because gusto nga niyang iligaw yung investigation? I'm not sure. So, the police became highly suspicious and they put Wesley under surveillance and they started digging and investigating him
On March 20, Wesley was interviewed by the police again. And this time, tinanong na ng mga police kung bakit ang daming inconsistencies ng kanyang mga story from his original one. And hindi ma-explain ni Wesley kung bakit yung surveillance camera doon sa One Stop Food Mart eh hindi sila nakita. I mean, hindi na-capture yung meeting nila ni AJ. Kinumpronta din siya ng mga police about AJ's phone dahil nakita ng mga police na yung phone ni AJ was in the vicinity of the hotel where Wesley stayed nung kinick out siya ni Jennifer sa bahay nila. Which again, something that Wesley couldn't explain. Inamin niya na pinasok niya yung bahay ni Corey and nakita nga niya yung jacket ni AJ doon and he was sure na Corey daw had something to do with what happened to AJ. Sinabi ni Wesley na as a father daw, he couldn't sit around and do nothing. Wesley was arrested after being interrogated by the police for more than 15 hours. In an interview, sinabi ni Wesley na tinanong daw siya ng mga police kung nasaan si AJ, na alam daw niya kung nasaan si AJ, just give them the answers, na Wesley can bring AJ home, and ang sabi ni Wesley na he had been out of trouble for over 10 years, na he was a changed man na daw, and that he can confidently say na he had nothing to do with AJ's disappearance. And pinipilit ni Wesley na he didn't know anything. Hindi niya alam kung ano nangyari kay AJ. Hindi niya alam kung nasan si AJ at hindi niya alam kung anong nangyari sa kanya. And then after nun, the following months, ang sabi ni Corey, yung kaibigan ni AJ, na allegedly na Wesley harassed him and his family. Because one day, may nakitang box si Corey sa kanilang front porch. And nung binuksan niya yung box, and the box contained different things. And meron ding receipt na mayroong pangalan ni AJ. And now Wesley could have put the jacket, AJ's jacket, in his house. Na it was possible na Wesley was trying to frame him up para ilayo yung investigation sa kanya, kay Wesley. On March 20, kinonfiscate ng mga police yung white Chevy belonging to a plumbing and mechanical company kung saan nagtatrabaho si Wesley. And dinala yung sasakyan sa forensic department ng mga police. And sinabi ni Wesley na although yung sasakyan ay sa pinagtatrabahuhan niya, he was the only one na gumagamit ng sasakyan na yun. And siya lang yung nagda-drive. Nung chinek ng mga police yung sasakyan, nakakita sila ng pala, ng gloves like working gloves, duct tape, a Garmin GPS system doon sa loob ng van. And itong GPS system na to did not belong to the company. And it must have been Wesley's personal GPS device. So nung chinek ng mga police yung Garmin GPS system na yun, nalaman nila na noong March 4, yung GPS was located behind an abandoned residence that was located on Smith's Ferry Road in the city of Franklin sa North Carolina, Virginia. And itong GPS na to, apparently, nalaman din ng mga police na it remained at this location
for approximately 20 minutes. According doon sa mga taong nakatira, malapit doon sa abandoned house na yon, matagal na daw walang nakatira doon sa bahay na yon. And there was nothing going on with that specific house. Pero within the past few weeks, meron daw truck na nag-drive doon sa backyard ng residence na yon late at night. And yung headlights were off. So, yung mga authorities pumunta doon sa location na yon, sa abandoned house na yon, on April 9. And unfortunately, they found AJ's remains dumped in a ditch face down with her sweatpants pulled down partially. And she was partially buried and concealed with a wooden board. And meron ding traces ng shovel marks around the area. AJ was wearing the same clothes that Wesley had told the police he had last seen her wearing doon sa imaginary meeting nila doon sa one-stop shop or one-stop food mart. So, an autopsy was done doon sa remains ni AJ, and it was concluded that she had died as a result of homicidal violence and heroin poisoning. Yung initial autopsy report said na they couldn't rule out asphyxiation or strangulation doon sa cause of death ni AJ. However, everyone, lahat ng kaibigan ni AJ know na she wasn't using any illegal substances, including her mother, her close friends, her roommate from college, and her sisters. Ang sabi din doon sa autopsy, wala din silang nakitang needle marks kay AJ. So after nga na may-discover yung body ni AJ, the police searched the hotel room of Wesley and discovered in a hidden AC vent in his room about 80 rounds of ammunition. So he was arrested and he was charged with being a felon in possession of ammunition. Nung una, sinabi ni Wesley na hindi daw sa kanya yung mga ammunition na yon. But nung November of 2015, he pleaded guilty to the charge and he was sentenced to 20 years in prison. And dinagdagan pa ng presiding judge yung kanyang sentence ng another 5 years. However, umapila si Wesley for resentencing and he claimed na he did not qualify as a career criminal. So, he was resentenced to 10 years on June 18, 2018. Imbis na 15, naging 10 na lang yung sentensya niya. And then, the same month, Wesley was found not guilty of abducting and RAPing his ex-wife, Michelle, 13 years previously. But he was found guilty of assault. I'm not really sure how the law works, but at this point, Wesley was charged with the murder of his stepdaughter, AJ. While in jail, waiting for his trial, Wesley wrote letters to his mother. And sinabi niya sa nanay niya na sana ay piyansahan siya
ng kanyang mother because for sure, aalis siya. Tataka siya and titira siya somewhere far. And this was used in court to show that Wesley was a flight risk. Wesley also alleged that he felt that his family on the outside was setting him up for murder. And he promised his mother na hinding-hinding-hindi na siya babalik sa kulungan, and he would keep that promise at all costs. Actually, nagsusulat din ng mga tula itong si Wesley while he was in prison. And nagsulat siya ng tula para sa kanyang stepdaughter na si Angelica. And I'm not sure verbatim kung ano yung sinulat niya, pero something along the lines of like, AJ was an angel that doesn't need to wait, and that God takes the best. Something like that. And then sinabi ni Wesley na hindi daw siya poet, pero he loves his daughter, na he miss her, and it hurts daw. And that he couldn't sit in prison for years. Ang gustong palabasin ni Wesley na he was innocent, period. In early 2020, Wesley Hadsell go on trial for the murder of his stepdaughter. Kiniklaim ng prosecutors na nakay Wesley yung cellphone ni AJ. And he was the one sending text messages to AJ's friend and family. So maybe that's the reason why sabi ni Jennifer, if you remember earlier, I've said na brief at short yung mga sagot ni AJ sa mga tanong niya nung day na hindi umuwi si AJ nung March 2. So apparently, allegedly, si Wesley ang nagte-text gamit yung cellphone ni AJ. I don't know if mapapansin nyo yan sa mga kaibigan nyo, sa family nyo. Like, a person has a certain way of texting. Like, you know, paano sila mag-construct ng sentence, yung spelling, ultimo emoji, alam mong galing sa taong yun because sanay ka na ganun siya mag-text. Even though, hindi mo nakikitang siya talaga yung te-text doon sa kabilang linya, but you know that this person is this person because of the way they are texting. Something like that. And sabi ng authorities na Wesley was sending the texts to try and make people think that AJ was fine and she just wanted to be alone. Ang sabi ng prosecutors, allegedly, na Wesley planted evidence and interfered with the investigation. If you remember, yung jacket ni AJ nakita sa bahay ni Corey. So, ayun yung tinutukoy, allegedly, ng mga prosecutors. But, ang ginawa nga ni Wesley, tinawag niya yung mga kaibigan ni AJ para sila yung makakita at makapag-report sa mga police about doon sa jacket ni AJ na nakita sa bahay ni Corey. Another evidence was AJ's phone being near doon sa hotel na tinutuluyan ni Wesley at that time. Yung speculation ng prosecutors was allegedly Wesley wanted a relationship with her stepdaughter. And rightfully so, AJ declined because hello, I mean legally you are the father of AJ because you adopted her. So dahil tumanggi itong si AJ sa kanyang stepfather na si Wesley, Wesley killed her and tinapon niya si AJ doon sa bakanting bahay na yon. And ang theory pa ng prosecution na
wala silang ibang maisip na motibo. This was just a theory from the naysayers, yung mga, alam niyo na, sa Reddit, meron ding mga ganitong theories. But I believe yung prosecutions, wala silang ibang motibo na maisip. Nakakuha din ng access yung mga authorities sa phone records ni AJ and of course, yung phone records din ng phone ni Wesley. I believe hindi na nila pinublicize yung mga information na yon para hindi maka-apekto doon sa investigasyon. Ang sabi ng mga ibang relatives ni AJ na may mga naaalala silang situations na kinukwento ni AJ sa kanila before her disappearance. At one situation daw, AJ was scared. And hindi nila alam kung bakit. And kinuwento ni AJ sa mga kaibigan niya na she was always on alert and in fear of a certain person pero hindi niya pinangalanan kung kanino siya natatakot. This was weeks leading up to March 2, which was the last time anyone has seen her. Sinabi ni AJ sa mga kaibigan niya na there was a person that wanted to hang out with her. And sinabi ni AJ na she didn't think that it was a good idea. Kinuwento pa ng isang pinsan na they had a confidential conversation, AJ and her. And ang sabi nitong pinsan na to ni AJ na si Chelsea, na AJ was worried that this person would do something. May mga text messages si AJ sa kanyang friends and family na medyo off. One of the text message she wrote was, quote, "I should probably stop texting him back," followed by, quote unquote, "help" in capital letters. Ang sabi ng defense lawyer ni Wesley na yung kliyente daw niya, si Wesley, had nothing to do with what happened to AJ. Of course, ipagtatanggol niya. Kliyente niya yun eh. Kumbaga bayad siya. I mean, trabaho nila yun bilang attorney. And Wesley's defense team introduced certain writings of AJ's na nagsasuggest na AJ was depressed. And that si AJ, yung may gawa noong nangyari sa kanya, sa sarili niya. It was AJ's doing, which was absurd. I mean, ang gusto nilang palabasin na it was the big S, the suwi na bawal banggitin sa YouTube. If it was, I mean, paano? Bakit? Bakit gagawin ni AJ yun sa sarili niya na she will lie there, pull down her pants, and tabunan yung sarili niya ng plywood. Nakakaloka, diba? Don't victim blame. I mean, wala na ba silang ibang maisip na defense aside from victim blaming? Don't come for me, but I'm just telling a story, okay? However, kinontra naman to ng prosecution because ang gustong palabasin ng defense team ni Wesley na AJ was depressed because she was prescribed antidepressants. Nakinontra naman ng prosecution. And nilabas nila yung medical records ni AJ na AJ was prescribed medication for headaches and not depression. Pero ang ginawa ng attorney ni Wesley, nagpalabas siya ng slideshow doon sa jury ng social media posts ni AJ written the day before AJ's disappearance. And the post was titled, "Suwi is my father." I don't know about you, but there's something wrong with the defense. There's a problem with Wesley's defense team. I mean, hindi lahat ng taong nade-depress takes
their own life. And the way na discover yung body ni AJ, it was unbelievable to think that AJ did it to herself. AJ's college roommate testified na hindi siya naniniwala na AJ would do this to herself. And sinabi din niya na AJ never ever use illegal substances. AJ never ever use illegal substances. That AJ was always busy with school and extracurricular activities like softball, field hockey, and AJ was focused on graduating a year early. So sobrang busy ni AJ sa school, and AJ shared a room with her sisters for years, and her sisters also testified na never nilang nakita na AJ use any illegal substances or AJ was depressed, because AJ was always positive, she was always bright, she was full of love. And when Jennifer, AJ's mother, was on the stand, Wesley's lawyer asked her tungkol doon sa mga sinulat or pinost ni AJ with the sui blank meanings. And ang sabi ni Jennifer, she never talked to AJ about these writings because Jennifer saw them as the writings of a teenage girl. I mean, not in any way in sui blank nature. Of course, before nung trial, naisip na kaagad ni Wesley na mauungkat at mauungkat yung kanyang past, yung kanyang mga criminal records. And nag-request sila yung defense team na wag ungkatin yung mga bagay na yon, because hindi sila komportable na pag-usapan. And nag-agree yung both sides, yung prosecution at yung defense team, na wag nang isali yung kanyang criminal history. Because previously, nag-agree sila na yes, pwedeng itanong kay Wesley yun, lalo na yung nangyari sa kanyang previous wife na si Michelle. But maybe na-feel nung defense team na baka makasama sa case yung mga previous criminal records ni Wesley. So, nag-back out sila na no, hindi na natin pwedeng pag-usapan yun. Hindi na kayo pwedeng magtanong about that matter because it's the past. So, because of this, the judge declared a mistrial. And a lot of people, including AJ's family, were disappointed. Everybody was disappointed. Kahit na sobrang daming evidence laban kay Wesley, mistrial pa rin yung kinilabasan ng case, ng trial. Wesley allegedly planted the jacket on Corey's house. Kinausap niya yung mga kaibigan ni AJ. Tinanong pa niya si Joshua kung may CCTV ba o may security camera sa bahay ni Corey. Yung cellphone ni Wesley was in the area where the remains of AJ was found. Sobrang daming heebie-jeebies nitong trial na to. And ang daming speculations, ang daming controversies, ang daming galit, rightfully so. AJ was a beautiful young girl and she had a lot of things ahead of her. She was focused on her studies. She wanted to graduate a year earlier. Ang dami niyang pangarap, ang dami niyang gustong gawin. She was bright, she was intelligent, and it was cut off by this tragic crime. Wesley actually gave several interviews with TV stations, TV networks, internet podcasts, and during sa mga interviews na to, Wesley repeatedly talked about AJ
in past tense. And I believe, during this time, hindi pinakikita yung remains ni AJ. So how come na he was already talking about AJ in the past tense kung wala pa naman talagang nakakaalam kung nasaan siya? Unless, alam niya na AJ was already gone, na AJ had passed away. Because typically, you won't talk about a person in the past tense if they're still alive. Or kahit nasa malayo sila, hindi pa rin past tense yung gagamitin mo. I mean, alam natin yan. Dahil kasama to sa subject natin, past tense, present tense, etc. Wesley said in those interviews na his daughter daw didn't have enemies. Na he loved her, na AJ was loved. So, mas naging suspicious yung authorities. Even yung mga tao na nakikinig, na nanonood sa kanya. Like, why? At this point, everyone was looking for AJ. Dahil, missing person pa lang naman si AJ nung mga panahong yun. So, lahat ng netizens nagtataka kung bakit Wesley was already referring to AJ in the past tense. And recently, Jennifer Hadsell, AJ's mother, Wesley's wife, came out and she said that she believes na her husband, Wesley, is guilty. And sinabi ni Jennifer na it could be possible, but wala silang 100% proof na talagang ginawa nga ni Wesley yung ginawa niya. Wesley's trial was scheduled to start in September 2020. Pero dahil nga sa pandemic, na-pushed back yung kanyang trial. And I believe it will now be scheduled in March this year, 2021. And I'm hoping and praying that AJ will get justice. She deserves it. And I am praying na her family will get the justice and maparusahan kung sino talaga yung may kasalanan. And trabaho na ng korte yun. I'm only here to share AJ's story and I hope na lahat tayo ay manatutunan sa story natin for today. Either nanay ka man, anak, kaibigan, kapatid, whoever you are, I hope that you learned something from this story for today. That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching or for listening. Please like and subscribe. Please stay safe, stay home, and be a little kinder.